Magandang araw mga kabarberos. Ngayon ay ang ating ipapakita sa inyo ang aking revive clipper ng Andes, adjustable at detachable. Ibig sabihin may adjuster siya, and then yung kanyang talim ay natatanggal at napapalitan ng panibago. So yun, lalagyan muna natin ng clipper oil, Andes clipper oil, para suwabi siyang tumalab. And then bago tayo mag-umpisa, suklayin muna natin. Ito yung una kong try dito sa aking Andes Revite Clipper. Ang ginamit kong clipper guard dito ay number 2 clipper guard ng Andes. Siyempre dapat suportahan natin dito sa may part ng gitna para hindi masyadong mapataas ang pagkakabawas nito. Wow, ang swabe niyang gamitin. Para sa akin ha, maganda siya, matalim at hindi siya umiipit sa buhok. Madulas din, mabilis siyang pumutol. Malakas din ang kanyang motor. And then overcomb. Gamit din natin yung Andes na suklay. Galing din niya sa DKC. Yun. Ang masasabi ko dito sa clipper na ito ay maganda siyang tumalab. At hindi siya maingay. Sakto lang. Swabing-swabing gamitin. Pagkatapos ng overcomb, isagad natin yung talim naka zero close para makapaggawa tayo ng guidelines. Tingnan natin ang performance niya sa paggawa ng guidelines. Okay naman, hindi masyadong sagad yung kanyang inner blade kaya hindi siya delikado. Tapos, number 1 na clipper guard ang gagamitin ko. Baba natin ng konti yung adjuster, half lang. Okay din. Napakaswabing gamitin itong clipper na to. Hindi siya masyadong malaki compare sa ibang mga clipper. Maliit lang. Kaya napakagandang hawakan. Hindi mabigat sa kamay. Tapos yung ilalim niya para siyang yung ibang brand ng clipper na naka-metal na rin. Swabe. Sarap niyang gamitin. At napaka-handy sa kamay, o kumbaga ay maliit hawakan kaya hindi nakakangalan. Tapos zero, ito yung tawagin natin sa ibang clipper guard ay 0.5. Sa Andes clipper, zero yung numero niya. Yun, ito yung manipis na clipper guard nila, yung pinakamanipis. Ayun, okay din, sarap niyang gamitin dahil unti-unti niyang nabiblend yung part ng binabawasan natin. So yung ganitong gupit, matatawag natin itong naka-draft fade lang. Hindi kasi masyadong mataas yung pag-blend nito o yung transition ay dito lang sa may part ng mga 1 to 2 inch lang. Kaya ganito yung itsura niya. Diba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na yung ganitong klase ng clipper. Masarap gamitin. Available yan sa DKC. Andes Revite Clipper. Tapos zero close. Para mabura natin yung guidelines na ginawa natin kanina. Ayun. Alalay pa rin. Kanto-kanto. Same pa rin kung ano yung ginagawa ko dati kapag nagtuturo ako ng haircut tutorial. Kanto-kanto lang. Hindi kailangan puwersahin. Dahan-dahan lang yung pag-angat ng dulo. Kumbaga, pupokus lang tayo sa pagbura. Sa pagitan ng ginawa nating guidelines. Hindi mahirap magbura kapag ginamit din natin pang guidelines ay yung clipper din na ginamit natin ngayon. So, overcome ng konti dito sa part na to para mawala yung pinakang baywang niya, matanggal yung mga sobrang buhok. Paikot. Ang ganda rin ang suklay ng Andes, ha. Hindi siya masyadong makapal. Manipis din, saka mukha siyang matibay, makunat. Kasi hindi naman siya matigas, eh. Kumbaga parang soap lang yung kanyang pagka-plastic. Yun. Dito naman, 1.5 na clipper guard para bumalanse yung nipis. Maging mas suwabe siyang tingnan, wala siyang dark spot o hindi biglang kapal. Kapag ganyan, kadalasan ginagawa ko ay naka-half lang yung adjuster para tumalab ng maganda yung kanyang talim. Sarap gamitin ng clipper na to kasi hindi siya masyadong mabigat, eh. Sakto lang din yung laki niya. Yung size niya. And then Andes na suklay pa rin yung gamit ko dito. Yung ganitong klase ng suklay, ang sarap din itong pang suklay sa makakapal dahil
malalaki din yung tit niya yung ipinipinusuklay, kaya hindi siya mapuputol, hindi siya mapupersa, hindi kayang talunin ng makapal na buhok yung ganitong klase ng suklay ng Andes. Ang gaganda ng mga product nila. Okay, bukasan natin ng konti yung bangs dahil yan lang yung request ng client, bukasan ng konti para himatakpan yung part ng kanyang noo. Gusto niya nakabagsak lang yung buhok niya sa part ng kanyang bangs. Tapos, zero close para malagyan natin ang pinakang guhit dito sa may taas ng patilya sa temple niya, yan. Sa lugar ng aking pag-aahitan. Basain, paikot. Para hindi umagos yung tubig, pwede tayong gumamit ng bulak sa pagbasa. Tapos, ahitan. Yung ganitong kanipis, pwede na itong erekta na ahitan. Bago ko naman ahitan niya, na-check ko na yung anit. Sinigurado natin na walang tatamaan ng mga pwedeng masugat, kaya safe na safe siya na diretso ng ahitan. Mas maganda kasi minsan yung ganito kanipis, pwedeng nating erekta na ahitan para putol talaga yung mga buhok, mas nasasagad natin. O di ba? Sa ganitong proseso, madali nating makagupit ng maayos. Ang masasabi ko doon sa ating Andes Revive Clipper, magandang gamitin. Suabe. Sakto sa kamay. Tapos, hindi siya masyadong mabigat. Ito yung testing natin ng ating Andes Revive Clipper na ating napanalunan sa nakaraang barber battle ng BCPH at ng Andes Philippines. Yung suabe ng kanyang gupit. Ang ganda rin tingnan, at alam naman natin na talagang nasatisfy yung ating client. Dumayo pa siya mula Santa Rosa kasama yung kanyang tatay para magpagupit, at yun naman ay nagustuhan niya yung kanyang gupit. Maraming salamat, Kabarberos.